Isang Nathan tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Isang panibagong aralin na naman ang ating matututuhan dito sa Science 3. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ikalawang markahan, ikapitong linggo dito sa Science 3. Ang ating gagamiting module ay mula sa DepEd Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learner's Material. At ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay tungkol sa katangiang pisikal na inaipapasa sa mga anak. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matukoy ang mga katangiang ipinasa mula sa mga magulang hanggang sa mga supling na hayop. Bago tayo dumako sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo ng ating nakaraang leksyon. Panuto, markahan ng check ang larawan kung ito ay may buhay at X naman kung ito ay walang buhay. Para sa unang bilang, lobo, ito ba ay check o X? Ang tamang sagot ay X dahil ang lobo ay walang buhay. Para sa ikalawang bilang, aso, ito ba ay check o X? Ang tamang sagot ay check sapagkat ang aso ay may buhay. May kakayahan itong lumaki at magparami. Ikatlo, bola. Ito ba ay check o X? Ang tamang kasagutan ay X sapagkat ang bola ay halimbawa ng mga bagay na walang buhay. Ikaapat, pusa. Ito ba ay check o X? Ang tamang sagot ay check. Ang pusa ay halimbawa ng bagay na may buhay. Ikalima, manok. Ito ba ay X o check? Ang tamang sagot ay check. Dahil ang manok ay halimbawa ng mga bagay na may buhay sapagkat ito ay may kakayahang lumaki at magparami. Ngayon naman, tayo ay maglaro. Hanapin ang nawawalang supling ng bawat hayop at tukuyin ang ngalan nito. Ako ay isang aso at isa ring ina na nagsisilbing bantay ng inyong tahanan. Maaari niyo ba akong tulungan hanapin ang aking anak? Ang anak ko ba ay isang tuta, sisiw, diik, o kuting? Ang tawag sa anak ng aso ay tuta. Ikalawa, ako ay isang pusa at isa ring ina. Hilig ko ang pagkain ng tinik ng isda. Maaari niyo ba akong tulungan hanapin ang aking anak? Ang aking anak ba ay isang tuta, sisiw, biik, o kuting? Kung ang sagot mo ay isang kuting, magaling! Ikatlo, ako ay isang baboy at isa ring ina. Ako ay nagbibigay ng karne na sagana sa protina. Maaari niyo ba akong tulungang hanapin ang aking anak? Ang anak ko ba ay tuta, sisiw, biik, o kuting?
Kung ang sagot mo ay biik, mahusay. Tama ang iyong sagot. Ika-apat, ako ay isang manok at isa ring ina. Ako ay nagbibigay ng karne at itlog. Maaari niyo ba akong tulungang hanapin ang aking anak? Ang anak ko ba ay isang tuta, sisiw, biik o kuting? Kung ang sagot mo ay sisiw, magaling! Tama ang iyong sagot. Kaya naman, dumako tayo sa katangiang pisikal na naipapasa sa mga anak. Mga katangian na maaaring makuha ng hayop sa kanilang mga magulang. Pareho ng balahibo, pagmasdan ang hayop na nasa larawan. Ang aso ay may parehong balahibo katulad ng kanyang ina. Sila din ay pareho ng laki ng tenga. Pagmasdan ang elepante, may pareha sila ng laki ng tenga. Pareho din ang kulay ng balat. Ang anak ng giraffe ay katulad ng kulay ng balat ng sa kanyang ina. Pareho din ang hugis ng mukha. Pagmasdan ang biik, katulad ang hugis ng kanilang mukha ng kanyang ina. At may pareho ng hugis ng mata at ilong, katulad ng unggoy na nasa larawan. Ang bawat hayop na isinisilang ay may taglay na katangian na katulad ng kanilang magulang. Maaaring magkatulad ang kanilang panlabas na kaanyuan, halimbawa na lamang ng pagkakaroon ng parehong kulay ng balat, balahibo, hugis ng mukha, mata, ilong at laki ng tenga. Pagmasdan ang larawan. Maaari din namang kumuha ka ng larawan ng iyong pamilya at pagmasdan ito. Suriin ang larawan. Kilalanin ang mga pisikal na anyo na naipasa rin ng magulang sa kanyang anak o ng iyong mga magulang sa iyo at sa iyong mga kapatid. Mga pisikal na katangian ng mga may buhay na naipapasa sa kanilang mga supling. Ang pisikal na katangian ng mga ama at ng ina tulad ng hugis at kulay ng mga mata, kulay ng buhok at balat, hugis ng ilong at mga labi, hubog ng katawan at taas ay naipapasa sa kanilang mga anak. Katulad lamang ng pamilyang ito, ng aso at ng leon. Ang mga hayop gaya ng aso, pusa at ibon ay nakapagpapasa ng mga pisikal na katangian tulad ng kulay ng mga mata, balahibo at hugis ng katawan sa kanilang mga supling. Ang mga hayop na nangingitlog katulad ng paru-paro at palaka ay iba ang anyo ng isinilang. Ngunit nagiging katulad din sila ng kanilang mga magulang habang sila'y lumalaki. Paano nga ba isinisilang ang mga hayop? Ang paraan ng panganganak katulad ng aso, baka at pusa ay nanganganak. Isinisilang nila direkta ang kanilang supling na kawangis o katulad ng kanilang pisikal na kaanyuan. May paraan din ang mga hayop na mangitlog tulad ng palaka, paru-paro at pagong. Ang mga halamang nagmula sa binhi o buto ay may katulad na hugis ng dahon at bunga sa kanilang mga halamang magulang. Ang buto ng bayabas ay lumalaki at nagiging isang puno ng bayabas
at namumunga ng prutas na bayabas. Ang pagtubo ng dahon, tangkay at bulaklak ng gumamela at rosas ay lumalaki katulad sa kanilang mga magulang na halaman. Ngayong naunawaan mo na ang ating aralin, handa ka na ba sa ating pagsasanay? Kung oo, ilabas na ang iyong lapis o ballpen at sagot ang papel. Panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, aling pangkat ng mga hayop ang may parehong bilang ng mga paa? A. Ibon, pusa, manok. B. Ahas, isda, baboy. O letrang C. Kalabaw, kabayo, baka. Ang tamang sagot ay letrang C, sapagkat ang kalabaw, kabayo at baka ay may parehong bilang ng mga paa na apat. Ikalawang bilang, alin sa mga sumusunod na hayop ang maaaring tumakbo at gumalaw gamit ang kanilang dalawang paa? A. Ahas, butiki, uod. B. Manok, pato, ostrich. C. Zebra, baka, giraffe. Ang tamang sagot ay letrang B, sapagkat ang manok, pato at ostrich ay may tig dalawang paa. Ikatlong bilang, alin sa mga sumusunod na hayop ang maaaring lumukso gamit ang kanilang mga paa? A. Aso, B. Tipaklong, C. Leon. Kung ang sagot mo ay letrang B, tama ang iyong sagot. Ikaapat na bilang, alin sa mga sumusunod na hayop ang walang pakpak? A. Paniki, B. Paro-paro, C. Pagong. Kung ang sagot mo ay letrang C, pagong, mahusay, tama ka ulit. Ikalima, aling hayop ang may balahibo at pakpak? A. Ibon, B. Pagong, C. Ahas. Kung ang sagot mo ay letrang A, ibon, mahusay. Alam kong nasagutan mo lahat ng tamang ating pagsasanay, kaya naman tanggapin ang very good star na ito, tanda ng iyong pagiging mahusay, magaling, at pagiging aktibo sa ating talakayan ngayong umagang ito. Laging tandaan mga bata, ang lahat ng mga hayop ay nagbabahagi ng kanilang mga katangian sa kanilang mga supling, gaya na lamang ng aso, pusa at kambing. Ang kanilang mga pisikal na katangian tulad ng balahibo, hugis ng katawan at bilang ng mga binti ay naipapasa nila sa kanilang mga anak. May mga kapansin-pansing pagkakaiba tulad ng kulay ng balahibo, mata at laki, ito ay dahil sa pagkakaiba ng kanilang lahi. Lahat ng hayop ay gumagalaw sa iba't ibang paraan depende sa pisikal na estruktura ng kanilang mga katawan. Para sa iyong karagdagang gawain, gumuhit sa iyong kwaderno ng anumang larawan ng halaman o hayop na iyong nakikita sa paligid. Sumulat ng 5 pangungusap hinggil sa pisikal na anyo nito na maaari nitong ipasa sa kanyang magiging anak o supling. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong umagang ito mga bata. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako muli si Teacher Nathan. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!